hello sa inyong lahat at sa mga nanonood sa akin. Hello, hello sa inyong lahat at magandang hapon dito dahil ngayon ay hapon dito sa amin. At kung saan man kayo ngayon ay good morning o good evening sa inyo kung nasaan man kayo. Dito naman ako nung kahapon yata o isang araw wala ako eh, kasi medyo busy ako eh. Kasi laging pagod si Intay Dora. Tayo ngayon ay may pag-uusapan ulit ng tungkol na naman sa pagmamahal ulit, kasi yung last video ko is tungkol din sa pagmamahal. Wala muna tayong pampa-beauty-beauty ngayon, sa pagmamahal muna tayo ay totoo ng pansin. Kasi marami sa ngayon na parang yung pagmamahal nila parang hindi na totoo, na parang laro na lang sa mga kabataan ngayon o sa mga nagbo-boyfriend, at yung mga may mga asawa na din, parang nahahawa na din, na kumbaga yung pag-ibig ngayon o tawag na pamilya ay parang hindi na makatotohanan ganyan. Kasi para bang katulad na rin sa mga social media, na kumbaga parang mga plastika na lang ganyan, nagsasamahan na lang ng ganyan, na walang mga pagmamahalan. Kasi katulad na sa mga kay Raffy Tulpo, na panood ko laging ganyan, lagi yung ano, yung mag-asawa nag-aaway, ang daming issue, ganun daw, ganito siya ganun. Pero matagal na yan sila nagsasama, ha, merong nagsasama na sila, may mga apo na sila, bakit naghiwalay pa sila sa konting away lang? Kasi nagselos daw si lalaki. Samantala na may edad naman sila, ba't pa sila nagkakasilusan, di ba po, ganyan. Kaya ngayon ang pag-uusapan natin ay ang mga signs na nasa iyo na ba ang tamang lalaki. Mapapaisip kayo, no? Ano ba? Kung sa inyo yung ganyan na nasa iyo na ba ang tamang lalaki? Kung sa akin ay siguro, sa akin siguro ay masasabi kong nasa akin na, kasi yung tamang lalaki naman kasi kahit ano pa yung mga habol-habol na ibang babae, kung talagang ayaw niya yan. Kung talagang ikaw lang ang iniisip niya at ikaw lang ang minamahal niya, kahit sa simpleng pamamaraan, gagawin niya na matuwa ka, masurprisa ka, sa hindi man sa purong pera na lang lahat, kundi sa mga effort niya naman na kunting bagay lang, pero napapasaya ka niya sa ganyang gawain niya. O diba? Parang ang sarap sa pakiramdam na ganyan lang siya, kahit maliit lang na bagay, pero kumbaga nagbibigay siya ng importansya sa iyo na hindi kanya kinakalimutan kahit nawala kayong mga occasions ganyan. Yung binabati kanya, inaalala kanya, hindi naman yung katulad ng iba na kumbaga kahit na sa trabaho yung lagi naman tinatawagan o tinitext, eh hindi naman yan. Eh wag naman, kasi nga sa trabaho yan ni eh. Pero kung wala naman sa trabaho, text mo lang sandali, sabihin, no, kumain ka na, o kung may pasok ka, mag-ingat sa biyahe, ganyan. Kung may trabaho, ganyan, o ganyan na yung mga simpleng words o simpleng mga hakbang ng tunay na pagmamahal, ganyan. Na yung iba kasi naman, kunwari ganyan lang, pero naman eh may nadumaan lang na maganda at sexy, uy, biglang napadaan, aba, nawala na sa tinitext niya o sinasabing yung minamahal niya, ganyan. Kasi sa ngayon na panahon,
parang hindi na kaano-anong kagandahan yung mga nagsasama dahil nga sa mga cellphone na ngayon na kung may mga kachat, ayun, doon na umuusbong yung bagong kilig-kilig ko, no? Ganyan, nako. Ganyan lang yan kasi kasabihan nga kapag ka yung lalaki o kayong nag-asawa na, pag hindi kayo nagsasama sa isang bubong, hindi mo malalaman ang tunay na ugali ng iyong mapapangasawa. Ganon. Kaya, siguro, uso na ngayon yung mga libin-libin kasi nga, mahirap na yung, ano, kung halimbawa, nagpakasal kayo, tapos eh, hindi ka pa pala sigurado na after ng 1 year, eh, doon mo pala malalaman na yung ugali niya, eh, hindi mo maanuhan, hindi mo matawag nito, hindi mo nagustuhan, ayun, lagi na kayong nag-aaway, di sayang lang yung pagpakasal nyo, kasi nga, eh, kasabihan niya, yung iba talaga kapag kinakasal kayo, kasi nga, kumbaga, matawag kang legal, pero anihin mo nga yung kasal nga kayo, pero nga, lagi naman kayong nag-aaway, ang kasabihan, ang kasal ay papel nang yan, pinagbuklod kayo ng talagang pinagbuklod kayo ng ating Lord na magsasama ng habang buhay. Eh kung wala din naman yung pagkakaintindihan nyo, di sayang lang din, walang mangyayari. Kaya ganun, ako din, ano, di rin kami, di naman kami kasal ng asawa ko. Kasi nga, tawag nila, it's complicated. Pero, sabi naman ng asawa ko ngayon, tatay ng mga anak ko, tatlo mga ang anak ko, hindi yan basihan yung pagpapakasal. Ang importante ay nagmamahalan kayo at nagkakaintindihan kayo. At iyon ay matatawag mong talagang totoo ang pagmamahalan ninyo. Kasi nagkakaunawaan kayo, nagtutulungan sa mga problema, kung may problema, nagdadamayan, ganyan. Hindi yung kung nagka-problema, ala, nagsalpukan na, nagbangayan na, wala nang mangyari. Hanggang sabihin, maghiwalay na, paano naman yung mga anak ninyo? O, diba? Ang pinaka-apektado doon, yung mga anak ninyo, ganyan. Kaya, sa mga nasasabi nila, nasa kanila na ang tamang lalaki, ang ano lang dyan, ang maano mo lang sa kanya na yung tamang lalaki na masasabi mong sa iyo na, yung bang, hindi ka humingi sa kanya, yung binibigay niya sa iyo, kahit material man yan na bagay o pera man, maliit man o malaki, basta yung bukal sa kalooban niya na ibigay sa'yo at yung feeling niya na talagang papasayahin ka, ganyan. O diba, parang sarap sa pakiramdam na ganyan, na nakaka-inspire yung ganyan na lalaki na gumagawa talaga siya ng hakbang ng effort na talagang mapasaya ka kahit sa maliit lang na bagay. Kasi ako, ganun ako eh. Kumbaga, mababala ang kaligayahan ko eh. Ano mo yung madaming pera kung di ka naman masaya, di ba? Wala din mangyayari eh. Imbis na mapaganda yung buhay mo. Eh, naku, parang lagi ka na lang ganyan na parang buhat mo yung mundo. Pero sa akin, okay na ako. Masaya na ako sa buhay ko. Ganito. Kasi nga, hindi man ako pinakasalan ng lalaki na nagmahal sa akin at minahal ko na rin. At least, nagsasama naman kami ngayon ng matagal na na panahon. Kasi, yung kasabihan niya, pag nagpatukso ka sa iba, kahit ba nakasal ba kayo, eh, nagtukso ka naman sa iba, o, ano di mangyari?
Wala din. Ganyan. Kaya, mas maigi nang mag-live-in na lang muna kayo, magsama kayo, ganyan. Kasi kapag ka naghiwalay kayo, di walang habulan, eh dito ka sa atin, walang divorce, ganyan. Kaya, kung gusto mo mag-asawa, ganyan, na hindi nyo pa sigurado, di mag-live-in kayo muna. Kasi doon mo makilala ang tunay na ugali ng isang lalaki o isang babae na talagang minahal mo siya kung nagsasama na kayo. Kasi habang mag-girlfriend pa lang kayo, siyempre sweetness nandyan, sweet ko no, hindi nakita yung tunay na ugali. Pero kapag ka nagsama na, nagkaanak na, ayun, nandyan na, lumabas na yung tunay na ugali. Ganyan. Kaya sa akin lang ha, okay na din sa akin ang na kasabihan nila mag-live-in muna bago magpakasal para nga malaman nyo ang ugalit sa isa't isa kung nagugustuhan nyo ba at kung compatible ba kayo talagang magsama sa isa't isa, kasi nga yung gusto niya gusto mo rin, 'di ba? Ganun. Yung minamahal ka niya, na yung nilalambing ka niya, ganyan. At ganon din siya sa'yo. Yan. Hindi, mas maganda yung ganyan. Kasi nga, sa ngayon na panahon, parang, hindi na, yung mga pagmamahal ngayon, parang plastikan na eh. Laging may sumbong ganyan, na si ganito, ganyan. Pero, napag-uusapan naman yan eh. Kung puro kayo tigre, walang mangyayari. Eh, yung tigre at saka yung leon, nag-away. Ano mangyari? Di, nag-anuhan na yun. Nagsalpukan na. Kaya, dapat sa mga nagmamahal at tunay na masasabi niyang pagmamahal na nga iyan, naramdaman niya, kung siya lang talaga ang mahalin mo nang gugustuhin mo. At huwag ka na tumingin sa iba. Huwag mo nang sabihin, uy, sexy ng ano ko. Pero yung mata nandun, nakatingin. Ayan lang. Ayan lang masasabi ko. Ako at least ako confident ako eh. Kahit ganito katawan ko, malaki yung braso ko. Basta, confident ako sa katawan ko na maganda ako. See? Anin mo yung kagandahan mo kung piling mo maganda ka pero hindi ka naman confident sa sarili mo, di ba? Wala din mamangyari. Kaya, akunting to tayo kung anong meron tayo, di ba? Ayan lang. And, okay, that's it. Yan ang masishare ko sa inyo na sabing nasa iyo na ba ang tamang lalaki na para sa iyo. Yan. Thank you for watching and please like and subscribe my channel ni Miss Ching. Bye-bye.